kayo. Alam nyo, may mga paninindigan po kayo. Hindi makita. Mabuhay po kayong lahat. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Basta tamang ating pinaglalaban, mananalo po tayo. Hindi po kayo mabibigo. Kasi ang Diyos ang magbibigay ng daan para sa inyong, you know, para manalo kayo lahat. Di ba? Tayo. Di ba? So, it's my pleasure to be here. Nakakatuwa. May mga panahon na gusto kong puntahan lahat ng inyong rally. Pero alam niyo naman po, syempre, sabi nga na mag-ingat ako. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kung ito yung magiging dahilan para maibuwis ko yung buhay ko, as long na alam natin na ang buhay natin ay sinurrender na natin sa Panginoon, hindi na tayo matatakot dahil alam natin ito ay isang malaking bagay for us, para sa mamamayang Pilipino. Wala na ho akong pakialam. Naumpisahan na ho natin ito, hindi na ho tayo titigil. Kasi alam natin, nagsasabi tayo ng totoo, hindi tayo nagsisinungaling. Sabi ko nga, I have nothing to gain. Wala ho akong mapapala dito, rather than telling the truth. Nagsasabi lang po tayo ng katotohanan, dahil talaga naman ho, na ang hirap, napamunuan tayo ng mga addict. Alam niyo po yun, ang hirap. Kasi kapag addict ka, hindi ho maayos ang pag-iisip mo. Kapag addict ka, hindi ka matinong, hindi ka matinong mag-isip. Diba? At ako alam ko po, kasi personal experience ko ho yan. Kasi ang kuya ko ay naging addict. Ang naging kasama ko, naging addict. Naabuso po ako ng addict. Okay lang, sabihin na natin, kung normal, regular na tao, regular na, normal na tao na hindi ka nakaupo sa gobyerno, gusto mong mag-addict, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay nanungkulan sa gobyerno, kailangan natin ng isang mga leader na may paninindigan at talaga pong pinaglalaban tayo. Hindi po duwag at takot kasi wala na silang makukuhang pera. So wag ho kayong boboto ng mga politika na takot, kasi takot sa presidente, takot sa Speaker of the House, kasi wala silang budget. Dapat sila nagsisilbi sa atin. Dapat sa atin sila takot, kasi tayo naglagay sa kanila sa posisyon nila. Diba? Hindi eh. Dapat, kaya tayo, wala tayong dapat katakutan. Kasi, kayo sa harapan. Naglagay sa posisyon nila. Upo sa harapan, upo, upo. Ang sasarap nga ng buhay, ilan mo tayo? Ilan ang pag-population natin? 120 million, right? 120 million! Isipin nyo, 120 million na tao binigyan ng tag-iisang million. That's 120 billion. Di sana kahit pa paano gumaan yung buhay nyo. Magkano ang flood control project? 500 billion! My God! Diba? So yung 500 billion na yun, kung binigyan kayo ng 5 million pesos, ang tao, kapag never naranasang maghirapan o maghirap, wala silang pakialam kasi hindi nila dinadaanan yung dinadaanan ng mahirap na Pilipino. Wala silang pakialam, kundi punuin yung pulsa nila, busugin yung mga tiyan nila. Tingnan nyo naman yung ginagawa nila. Tingnan nyo naman yung mga nakaupo. Nakikita nyo how materialistic they are. Magkano lang ang sweldo ng congressman? Sarap po sa iyo. Kumusta po? Diba? 100 plus. Sabi na 200,000. Yung iba dyan, 4 million ang relo. Ang sasakyan, magkano? May naka-AMG pa. Alam mo ba magkano AMG? Diba? 15 million. Dumaan mo ako dyan. Naka-AMG kami, McLaren, Porsche, Ferrari, lahat. Alam mo yun, ang sarap ng buhay. Diba?
ano yung tama. Tama. Hindi po kung ano ang tama sa bulsa ninyo. Dahil naduduwag kayo. Naduduwag kayo na wala kayong budget. Bakit po? Tumakbo po ba kayo para magkapera? Diba? Tumakbo po ba kayo kasi gusto nyong kumita? O tumakbo talaga kayo katulad ng mga pangako ninyo na para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino? Sa mga constituent ng bawat kongresista, ang tawag ko po sa inyo, puntahan nyo, mag-rally mo kayo dun sa mismo bahay or whatever, kung saan sila nakatira, ipaglaban nila kayo. Huwag silang duwag. Wala silang mga bayag. Nakakahiya, hindi pa nga teacher pa dati or whatever. Pero tingnan nyo ngayon, walang mga paninindigan. Ang pinaninindigan nila, naduduwag sila na malaman na nakinabang sila. Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Diyos ko, ay tingnan nyo ho, ako babae, hindi ako politika, hindi ako politician, hindi ako vlogger, wala ho ang kinikita dito. Pero lumalaban ako, itong mga nakaupo, nakikinabang, sumisweldo sa kapan ng bayan. Nung tumatak po, nangangako ng lahat na halos sa Bisaya ba, hinahalikan ang lupon nyo, kulang ng dilaan yung mga kain nyo sa paa, pati split ends yung sambahin. Mukha kayong bayag! Mukha kayong bayag! Mukha kayong bayag! Ayan o, dami tao. Mga tao, dami o. Mga troll, kung tinti pa kayo ha, maraming tao po. Hindi ako lawyer, pero pag tinuloy mo, kasi outsider, nakakahiya. Masaya na kayo mga pangagdol, turbo kayo sa buhay. Magsalita, napaka-bully. Dapat sa inyo, sinasakal na kagad eh. Gawain ng mga adik na brat na bully na nanghaharas. Hindi yung manahihalata, karamihan sa amin lumalaban, puro babae. At binubuli nila si BP Sara. Walang utang na loob. Ganun naman eh. Hindi nyo ba napansin? Correct. Lahat kaming tumatalikod sa kanila is yung mga taong nagmahal sa kanila, naging kaibigan nila, pero anong ginawa nila? Tama, di ba? Mangga? Mangga gamit? After mangga gamit! Mangga gamit! Mangga gamit! Mangga gamit! Walang utang na loob. Diba? Napakawalang utang na loob. Katulad ng mga troll, walang utang na loob. Hindi nyo alam nyo, hindi nyo sila magwawili. Kasi hindi sila sanay maghirap. Tingnan nyo po kayo, kahit umuulan nandito, sila ba pupunta sila dito? Hindi, diba? O kaya magrarally? O, sabihin nyo na, pag pinagyan kayo ng ayuda, tanggapin nyo kasi sa inyo yun, pera nyo yun. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Grabe, ang sarap ng buhay. Lalaki ng properties. Ayan nyo, marami pang lalabas. Mabubuking. Kaya alam nyo, huwag kayong mawala ng mag-ago. Sa panong yung paraan. Sa paraan ko na binigyan. Kaya katulad nga, nabubuking yung mga kanilang pagkakamali. Diba? Nabubuking yung kanila. Nilalantad sa madlang tao. Saka, pasensya na, hindi ako masyadong straight. Masyadong malalim magtagal na eh. Medyo ano. Pasensya na ho. So, diba, parang hindi po, na hindi pinababayaan ng Diyos na hindi ninyo makita ang mga maling ginagawa nila. So, binubuking yung mga kapalpakan nila, ang pagnanakaw, at pinapaya na sila. Para ma-realize na, nako, napapaya na ako, nako, kawawa naman ang pamilya ko at mga magiging apo ko. Ang iiwan kong legacy is kahihiyan kasi nagnanakaw ako at gumagawa ako ng kamalian. Pero, pag hindi pa rin sila nagbago, yun na, mararanasan na nila ang latigo ng Panginoon. Diyos ang sisingil. Kakampi natin ang Diyos. Kakampi natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po yun. Ang babaeng maisog, Miss Cathy Pinag! Palapakan po natin! Babayan! Maisog kami! Maisog! Nagsasabi, at yun mga babayan, nagsasabi na walang tao, gago yun. Pasalamatan po natin muli at bigyan natin ang masigabong palapakan. Papa Maisog, Miss Cathy Pinag!
Yan, kauna-unahang public appearance po yan ng ating bagong bayani. Miss Cathy Binag, ano matatay mo? Princess Maui, ikaw ba inagulat? Sama po sa atin ito hanggang sa dulo, mga kababayan, sa atin po. Lapit ma'am, lapit. Taka-taka. Okay, meron pong nasabihin ko. Papapay lang ako. Sige ma'am, sige ma'am. Kaya na din, pabalikan ko lang yung pagpapasalamat ko sa mga bloggers na nagpapalitan ng maasahan ng mainstream, ang corrupt media na pagpapalitan sa latang-alatang dahil ay grabe nyo ng malaki. Si ano, iniwan ko si Mamano eh.
si Mampanga Mercy. CMC nandun. Ha? CMC nandun. Oo. Kanina doon kami, oh. Bilang. Ano nangyari doon? Uy, mga babae, nag-watching tayo. Palikes naman dyan. Oh, yan. Yeah. 170 pa lang likes natin. 100 watching tayo. Sumugin ang bangag. Sumugin ang bangag. Napahiya ang mga gagang trolls. Akala nila hindi narating sa Katibina. Magtanga, eh. Okay, mga kababayan may sog, sabay-sabay po nating awitin. Sir Alas, maraming salamat. Ang awit na kung saan. Ay sumisimbolo sa pagmamahal at kalayaan ng Pilipinas. Ang bayan ko, mabuhay may sog! Mabuhay!